naglabas ng sarili niyang report si Vice President Lenny Robredo tungkol sa estado ng bansa. That's a day after President Duterte's last State of the Nation address. Unang tinumpok ni Robredo na dapat priority ang COVID-19 response sa bansa. Tila nalilihis daw kasi ang pansin ng gobyerno sa kaliwat kanang isyung naglalabasan. Bukod kasi sa health system ng bansa, patuloy na bumabagsak ang ekonomiya dahil sa epekto ng pandemya. All hands on deck. Laser-like focus ang kailangan. Ito dapat ang isalamin ng budget, ng agenda ng bawat meeting ng pamahalaan, ng bawat memo na ibababa sa buong birokrasya. Kung magpapasa ng mga bagong batas, unahin sana ang pondo at pagpapatibay ng mga sistema laban sa pandemya. Inamin naman ni Robredo na nabitin siya sa sona ng Pangulo noong Lunes. Marami raw kasi siyang i-expect pero hindi natalakay. Kaya nagsagawa na lang siya ng sariling ulat. Tumagal lang ng 15 minutes ang online address ng Vice Presidente. Nanghingi rin siya ng pakikiisa sa bawat Pilipino. Ang napapansin natin, sa tuwing may problema, para bang ang unang impulse ng iba, hanapin kung sino ang sisisihin, sino ang huhulihin, kaninong kritiko susunod na itututok ang mga troll. Dismayado ang labor group sa hindi pagbanggit ni Pangulo Duterte ng anti-endo bill sa kanyang huling sona. Ayon sa Trade Union Congress of the Philippines, tila nalimutan na ng Pangulo ang kanyang campaign promise. Marami pa na nila ang umaasa rito para matapos na ang contractualization. Sabi naman ng palasyo, prioridad pa rin ng Pangulo na maipasa ang anti-endo bill. Hindi na po na-mention yan dahil it continues to be a promise and I think the administration will continue to work with Congress para dun sa final anti-endo bill that would be acceptable to all stakeholders.